Part 2. The Billionaire's Daughter Fell in Love to the Arrogant. Sa loob ng isang araw ay nalibot nila Albert at Cassie ang kabuuan ng Baguio. Mula sa obserbasyon ng dalaga, hindi mahilig tumingin ang kanyang kasama sa shops na nagtitinda ng souvenirs gaya ng ibang turista. Mas gusto nito at na-appreciate ang mga nature tripping. Hindi rin lumampas sa kanyang obserbasyon na kahit na nag-e-enjoy si Albert sa company niya, ay naroon pa rin ang pagiging distant nito. Paminsan-minsan man siyang hinahawakan ay para lamang alalayan na tulad ng isang perfect gentleman. Tama si Joyce sa loob-loob niya. Super suplado nga si Albert. Nakikita niya yon sa pananalita, kilos at pagbabaliwala nito sa mga babaeng nakikita nila na magaganda naman at obvious na nagpapacharming dito. Lalo lamang yung nakaka-challenge para kay Cassie, kaya lalong nadadagdagan ang paghangan nito. Mas mag-e-enjoy ka siguro kung pupunta ka sa Benguet. Face-to-face ka doon kay Mother Nature, wika ni Cassie habang namamasyal sila sa Baguio Botanical Garden. Siguro nga, sa susunod na bakasyon ko doon ako pupunta. Kanina nga pala nabanggit ni Tito Tony na wala ang papa mo. Nasaan siya? Wika ni Albert. Nasa Italy, kaya nga kina-Joyce ako magpapaskot bagong taon. Nag-iisa ka ngayon kung ganun sa bahay ninyo? Sa Manila nakatira ang papa ko. May kasama akong katulong sa tinitiran kong bahay dito. Ang ibig mong sabihin, you live independently from your father? At your age? Oo! Anong masama dun? Ako yata, hindi ako papayag na mumuhay ng mag-isa ang anak ko, lalo na't babae pa siya at bata pa. Napasimangot muli si Cassie. Ayan ka na naman. Hindi na ako bata at kaya ko ng pangalagaan ang sarili ko. Ang mabuti pa eh, hatid na kita sa inyo, suhestyon nito. Bakit? Nagsasawa ka na ba sa company ko? Tanong niya na may halong pagpapacharming. Hindi naman, kaya lang gusto kong makabalik sa bahay ni na Tito Tony ng maaga. Pero bala ko sa bahay ko tayo magdi-dinner. Giit pa ng dalaga. Salamat, but I think that's not a good idea. Bakit? Masarap ako magluto. Sa ibang araw na lang siguro. Saglit na natigilan si Cassie. Sayang sa loob-loob niya. Gusto ko po namang magpa-impress sa pagluluto para makumbinsi ko siyang hindi na ako bata. Nung uhaw ako, do you want something to drink? Tanong nito. Tumango siya. Sandali siyang iniwan ng binata at dahil nakatuon ang pag-iisip sa nakalipas na mga oras na kasama ito, hindi niya napansin na ang nakausling ugat ng malaking puno. Natalisod siya nang magpa siyang lumakad papunta sa nakitang batong uupuan. Napasaldak siya sa lupa at naramdaman na parang naipitan siya ng ugat sa paang nasabit. Alumpihit siya sa sakit nang dumating si Albert. Anong nangyari sa'yo? Tanong nito. Sabay baba ng dalawang bote ng soft drinks na dala. Hindi ko napansin yung nakausling ugat ng puno. Natalisod ako't nadapa. Alika, tumayo ka. Sabi nito at inalalayan siya. Aray! Bulalas niyang sinubukang iapak ang paa. Masakit, Albert! Naipitan yata ng ugat! Tiningnan nito ang paa niya at hinawakan. Napaigtad siya sa sakit. Hindi ko kaya! Pakibuhat mo na lang ako, pwede? Iuwi mo na ako sa bahay kung okay lang. Pakiusap ni Cassie. Wala namang nagawa ang binata kundi sundin ang pakiusap ng dalaga. Malapit na lang ang bahay niya ron kaya sandali lamang ang itinakbo ng kotse at narating nila yon. Noon lamang napag-alaman ng binata na wala pala ron ang katulong ni Cassie na sinabi nitong tanging kasama niya sa bahay. Umuwi ito sa pamilya para magpasko at bagong taon. Pasensya ka na Albert, naistorbo kita. Malambing na pahiyag niya nang ibaba siya nito sa sofa. Masakit pa ba ang paa mo? Tanong nito. Hindi na gaano, salamat. So what now? Nakapamaywang na tanong nito na hindi maitago ang pagkairita. Tatawag na lang ako kina Joyce at sasabihin kong dito na tayo magde-dinner. Hindi ito kumibo kaya inisip ni Cassie na sang-ayon ito sa sinabi niya. Subalit magda-dial pa lang siya sa telepono ay inagaw na nito sa kanya at ibinalik sa pwesto. Bakit? Nagtatakang tanong ng dalaga. Bakas niya sa mukha nito ang pagkainis. Kaibigan ka ba talaga ni Joyce? Oo, bakit? Kunin mo na yung mga sinabi mong kaninang umaga na kukunin mo dito at babalik na tayo sa kanila, utos nito. Di mo na tayo magdi-dinner? Kung ayaw mong maging totohanan ang pagsakit ng paa mo, tumayo ka na dyan. Napakunot noo siya. Eh, hindi yata kita maunawaan. Galit ka ba? Naiirita lang dahil ang akala ko'y iba ka. Anong iba? Ang akala ko, sincere ka sa pakikipagkaibigan sa akin. Pero katulad ka rin pala nila, may ibang motibo. Teka! Pwede ba? Don't talk in riddles. Anong punto mo? Naiirita na rin tanong ni Cassie. Cassie,
Hindi ako interesado sa'yo at hindi magiging ganun kahit kailan dahil ayoko sa mga babaeng katulad mo. Naramdaman ng dalaga na tila umakyat sa ulo ang kanyang dugo. Napahiya siya at nainsulto sa sinabi ni Albert. How dare you? Anong akala mo sa akin? Huwag ka nang umarte, hindi mo ako maaakit. Matigas na tugon nito. Napaka-conceited mo naman pala. Ang akala mo ba'y sinadya kong matalisod, madapa at maipitan ng ugat sa paa? Hindi ba? Old tactic na yan, kapag hindi ninyo makuha sa usapan ang lalaki dinadaan ninyo sa pagpapaawa. Galit na napatayo si Cassie. Nakalimutan ang sakit ng paa. You're the most overbearing, conceited man I've ever met. Aalis na tayo, Anya. Nagsimula siyang lumakad pero napaupo ulit nang maramdaman ng sakit. Nakatingin lamang sa kanya si Albert sa pag-aakalang umaarte lang siya. Muli siyang tumayo at paika-ikang kinuha ang mga regalong nasa ilalim ng Christmas tree. Inilagay niya ang lahat ng iyon sa isang malaking plastic bag. Akmang kukunin nito ang bag pero tumanggi siya. Kaya ko to, gulit na sabi niya. Nagkibit balikat ang binata, nauna nang lumabas ng bahay at sumakay ng kotse. Pigil na pigil naman ni Cassie ang sariling pag-iyak. Wala pang kahit isang lalaki sa buhay niya ang nanginsulto sa kanya ng ganun. At kahit na totoong gusto niyang mapansin ni Albert, binalak na akitin ito para magka-interes sa kanya. Wala siyang intensyong gawin yun sa malaswang paraan na ikabababa ng kanyang moral. Masakit pala sa pride na ipamukha ng isang lalaki sa isang babae na wala siyang interes dito, sa loob ng dalaga. Kung tutuusin, ngayon palang umabot sa ganoon ang kapilyahan niya. Hindi pa siya kahit kailan nakaramdam ng sobrang atraksyon sa isang lalaki. Until now. Napalitan ng pagkahiya ang galit na nararamdaman niya matapos makapag-isip-isip. Nang makasakay na siya ng kotse, gusto man niyang kausapin ng binata, ay hindi niya magawa at nahihiya siya. Ni hindi niya ito masulyapan. Cassie, anong nangyari sa'yo? Bakit ka iika-ika? Salubong na tanong ni Joyce nang pumasok ng bahay ang kaibigan kasunod ni Albert. Natalisod ako. Marunong manghilot ang daddy mo, di ba? Wika ni Cassie. Oo, halika't maupo ka. Tatawagin ko lang siya. Paalalay na sabi nito. Pagbalik ni Joyce ay kasama na ang ama at kaagad tiningnan ang paa ni Cassie. Naipitan ka nga ng ugat. Pero hindi ko pwedeng hilutin yan dahil namamagana. Lalo ka lang masasaktan. Saad ni Tony. Hindi na mabali, tito. Titiisin ko na lang. Sagot niya. Halos magkanda iyak si Cassie habang tinitiis ang sakit ng paghihilot ng kanyang paa. Awang-awa sa kanya ang mag-inang Eleanor at Joyce. Samantala, noon naman napagtanto ni Albert ang pagkakamali nito, kaya tahimik na lamang itong umalis. Paano yan mamaya, Dad? Hindi makakasama sa atin si Cassie sa pagsisimba? Tanong ni Joyce matapos hilutin ng ama ang paan ng kaibigan. Ganun na nga, kailangan niyang ipahinga ang kanyang paa, sagot ni Tony. Hindi po, sasama po ako. Ayokong mamiss ang midnight mass, tutol ng dalaga. Han, hindi ba pwedeng lagyan mo na lang ng benda at ibalot mabuti? Pasko nga naman mamaya, pakiusap ni Eleanor sa asawa. Pwede, pero hindi mo pwedeng itapak muna ang paa mong yan. Kaya magtiis ka sa paika-ikang lakad, bilin ng matandang lalaki sa kanya. Noon din ay kumuha si Joyce ng bandage at ibinalot mabuti ni Tony ang paa ng dalaga. Isang oras bago mag-alas 12, sama-sama silang nagpunta sa simbahan. Dahil sa espesyal na okasyon, hanggang labas ng simbahan ay puno na ng tao. Hindi ka po pwedeng pumasok sa simbahan kasi tayuan at napakaraming tao, wika ni Tony. Ang mabuti pa ay dito na lang siya sa kotse dito. Dinig naman dito ang misa. Sasamahan ko siya. Suhestyon naman ni Albert. Ayoko! Nabiglang tanggi ni Cassie. Ayaw niyang maiwan na kasama ang binata sa kotse. Ang ibig ko sabihin, pwede naman sa gilid ako ng simbahan maupo. Doon sa hagdan. Oo nga, Daddy. Doon na rin tayo. Hindi na rin naman tayo makakapasok sa loob. Pagsang-ayon ni Joyce. O sige, tara doon, sagot ni Tony. Sandali kasi, bubuhati na lang kita, alok ni Albert. Hindi na kailangan, kaya ko namang lumakad ng paika, muling tanggi niya. Hayaan mo na si Albert na kargahin ka, iha. Sa dami ng tao, mahihirampan ka't baka matapakan pa ang paa mo, sabat naman ni Eleanor. Wala na siyang nagawa kung di ang sumunod. Pinagtitinginan man siya ng mga tao ay hindi niya pansin yun. Mas iniinda niya ang malakas na bisig ni Albert na nakapulupot sa kanya. Pangko siya nito na parabang batang pinaghehele. Nang ibaba siya sa may hagdan ay hinubad nito ang jacket na suot at itinakip sa kanyang binti. Masyadong malamig, lalong sasakit ang paa mo. Mabilis na pahayag nito bago pa man siya makatanggi. Matapos ang misa, si Albert din ang bumuhat sa dalaga pabalik sa kotse.
Sandali silang iniwan ni na Tony at Eleanor upang bumili ng bibingka at puto bumbong. Ang tagal naman ni na Daddy! Naiinip na saad ni Joyce habang nasa loob sila ng kotse. Marami sigurong tao na bumibili din, tugon ni Albert. Teka nga't pupuntahan ko sila, pahayag ni Joyce. Wag na, dito ka na lang, pigil ni Cassie sa kaibigan. Sandali lang ako. Joyce, wag ka na umalis. Baka pabalik na rin sila dito ngayon. Maghintay na lang tayo. Hayaan mo na siya, Cassie, sabat ni Albert. Joyce, padagdagan mo yung puto bongbong, paborito ko yun, bilin pa ng binata. Hindi na niya nagawang pigilan ang kaibigan dahil nagmamadali itong lumabas ng kotse upang hanapin ang mga magulang. Pero dahil naiilang at nahihiya pa rin siya sa binata, nagpasya siyang lumabas ng kotse. Saan ka pupunta? Tanong ni Albert sa kanya. Lalabas, naiinip na rin ako eh. Gusto mo ba lalong sumakit ang paa mo? Masyadong malamig sa labas. Hindi naman ako maglalakad, uupo lang ako sa may hood ng kotse. Alam kong galit ka sa akin kaya ayaw mong magkaroon tayo ng pagkakataong makapagsolo tayo. Pero humihingi ako ng paumanhin sa'yo kasi. Hindi na kailangan, Albert. Kalimutan na natin ang nangyari kanina. Hindi, kasi. I'm sorry. Really, I am. May dahilan ako kung bakit ako nag-iisip ng ganun. Ano naman? Si Tito Tony. Noon pa niya kasi ako sineset up sa mga babaeng kilala niya para daw mag-asawa na ako. Anong kinalaman ko dun? Pakang tanong niya. Nung ayain mo ako sa bahay mo at malaman kong magsosolo tayo doon, ang akala ko'y isa akong babaeng sineset up sa'yo ni Tito Tony, sabat ni Cassie. Ganun na nga. Nung una, inakala ko talaga you were just trying to be friendly, kaya sumama akong mamasyal sa'yo. Yun naman talagang motibo ko, wala nang iba. Sabi niyang gusto pang mag-guilty dahil nagsisinungaling siya. Pero pride niya ang sinasalba. Oo nga. Ngayon eh, sigurado na akong kaibigan ka nga ni Joyce. Ikinuwento na nga sa akin ni Tita Eleanor kung sino ka. Teacher ka rin pala. May-ari ka pala nung eskwelahan na pinagtuturuan ng pinsan ko. Bakit pa biglang nagbago ang impression mo? Anong ginawa ko kanina na pinagdudahan mo ko? Usisa niya. Dahil you were extra nice to me. At bago pa lang tayo magkakilala, inaya mo na ako kaagad na sumama sa bahay mo. Tapos nagsosolo ka pa pala dun. Wika ng binata. Anong masama dun? Pinsan ka naman ni Joyce. Yun na nga, nadala na kasi ako kay Tito Tony. Ganon kasi yung style ng mga babaeng sineset up niya sa akin noon. Marami pang babae ang naghahabol sa'yo. Napakamot sa ulo si Albert at napangiti. Baka sabihin mong nagyayabang ako. Hindi, nasa tipo mo naman yun. Gwapo ka kasi, nakangiti na wika ni Cassie. Salamat, pinapatawad mo na ba ako? Pasko naman ngayon, kaya oo, okay na sa akin. Salamat, masayang sabi ni Albert. No longer under the strain of imagining that he was being set up, Albert became more relaxed and charming. Hindi naman pala ito talaga suplado, obserbasyon ni Cassie. Habang masaya silang kumakain ng Noche Buena, hindi niya mapigilan ang palaging pagmasdan ng lihim ang itsura, bawat kilos at ngiti ng binata. Natural na rin lahat ang gestures nito sa dalaga. Ang pag-aalalay sa kanya tuwing lalakad siya, ang palaging pagtabi nito sa kanya sa upuan at ang paminsang-minsang pag-akbay na walang mali siya at ibang kahulugan, kundi pakikipagkaibigan lamang. Nung nangyari sa inyo ni Albert Cassie, paninita ni Joyce nang nasa silid na silang magkaibigan at nagkukwentuhan. Wala, bakit? Napangiting sagot niya. Umamin ka sa akin, wala pa akong nakitang babae na naging close kay Albert. Ano mang pinasasabi mo Joyce? Ang akala mo ba'y lumampas sa paningin ko't obserbasyon ko na kampante na siya sa'yo? Bakit? Masama ba yun? Oo, dahil hindi siya ganun sa ibang babae na hindi namin kapamilya. Joyce ha, ang akala ko ba'y kapatid na ang turing mo sa'kin? Biro niya. Oo nga, pero alam mo ang ibig kong sabihin kaya magtapat ka na. Naatawa siya. Ikaw talaga malisyosa. Hindi naman pala talagang suplado ang pinsan mo. Sa amin, oo, pero sa ibang babae... Mailap yun! Nakikita niyang napipikon na ang kaibigan kaya nagpasya na siyang magtapat dito. Ikinwento niya ang lahat ng mga nangyari sa kanila ni Albert, pati na rin ang ipinagtapat nito sa kanya. Kawawa naman pala si Albert, sabi ni Joyce pagkatapos. Ang daddy kasi masyadong pakilamero. So you see, wala kang dapat ipag-alala sa amin ang pinsan mo, Anya. Mayroon kasi, dahil alam kong attracted ka sa kanya. Oo! Namin ko pero this time, good girl na ako. I'll just sit back and let nature take its course. Paano ang papa mo?
Wala pa namang tsak eh. Malay mo, baka hanggang sa pagiging mabuting magkaibigan lang umauwi ang lahat sa amin ni Albert. Kung sa bagay, bakit nga ba po problemahin ko na ang hindi pa naman nangyayari? Anito, matapos mapag-isip-isip ang sinabi niya. Tama. Kaya pwede ba? Patulog na tayo. Merry Christmas, bati ni Cassie. Sabay halik sa pisngi ng kaibigan. Kinaumagahan, araw ng Pasko ay nasorpresa si Cassie sa overseas call ng kanyang papa mula sa Italy. Natapos daw nito ang mga business transactions ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Kaya makakauwi ito bago magbagong taon. Natuwa naman siya dahil namimiss na niya ang ama. Pero si Joyce ang bahagyang nadismaya dahil pinauwi ni Oscar Medina ang anak sa Maynila upang magkasama sila sa paghihiwalay ng taon. Kailan ka aalis? Tanong nito. Sa Friday, papasundo ako ni Papa. Siya, sige, sulitin na lang natin tong buong linggo na to. Malungkot na sabi ni Joyce. Nauunawaan ni Cassie ang disappointment ng kaibigan. Nakaplano na kasi ang lahat ng gagawin nilang dalawa sa bagong taon. Pero alam din niyang naiintindihan nito ang kanyang pangungulila sa sariling ama. Bababa ka pala sa Maynila sa Biyernes. Darating na ba ang papa mo? Tanong ni Albert. Oo, gusto niyang doon ako sa Maynila mag-celebrate ng bagong taon, sagot ni Cassie. Bakit di mo sinabi sa akin na anak milyonarya ka? Mahalaga bang malaman mo? Hindi naman sa ganun. San sa Maynila nakatira ang papa mo? Sa Green Hills. Gusto mo bang mamasyal? Biglang tanong ng binata. Oo ba? Teka, tatawagin ko si Joyce. Ayaw mo bang sumama sa akin ng mag-isa? Nabigla siya pero lihim na natutuwa. Gusto ko naman, kaya lang baka magtamo naman sa atin si Joyce. Dumating yung boyfriend niya, si Paul. Kilala mo siguro yon? Oo. Hindi ko napansin dumating siya. Kausap mo kasi sa telepono yung Nico na yun. Ano mo siya, boyfriend mo? Biglang seryoso na tanong ni Albert. Hindi, maliligaw lang. May gusto ka sa kanya? Napangiti siya. Sa tono ng pagtatanong ni Albert, para bang nagseselos to. Bakit gusto mong malaman? Bakit ayaw mong sagutin ang tanong ko? Siguro. Sigurong ano? Basta, siguro. Hindi ko patsak ang feelings ko kay Nico. Napansin niya na biglang natahimik ang binata. Ano man ang ibig sabihin yun ay ayaw niyang pangunahan ito. Nagpaalam sila kina Tony at Eleanor, samantalang nagpa siya namang sumama sa kanila sina Joyce at Paul. Ibang-iba ang kinikilos ni Albert ng araw. Nagsiselos kaya ang binata kay Nico? Paano iiwasan ni Albert ang dalaga kung napapalapit na ang loob niya dito?